Nakakatuwa lang kasi dito po sa Bulacan, ito po kasi yung hanap buhay po nila. Kaya halos lahat po dito, yung mga lupa, natatamnan po ng grass. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Guardian Buddy. Nandito po ako ngayon sa Calumpit, Bulacan para mamili po ng grass. Okay. Tignan niyo po ito. Oh. Nakakatuwa lang kasi dito po sa Bulacan, ito po kasi yung hanap buhay po nila. Kaya halos lahat po dito, yung mga lupa, natatamnan po ng grass. Ang klase po ng grass na ito is blue grass. Pero tingnan po ninyo ha, pero green yung kulay. Hindi, that's the term, blue grass. Blue grass is far different from the other one is Bermuda. Ang Bermuda po kasi, ang ano po nun, nakakatusok yung kung pinakadahon. Unlike nito, manipis po ang dahon po nito. No? Meron pang isa, carabao grass. Ang katulad naman nun is yung What's that term? Frog. Frog grass. Pero yung frog grass naman po, mas bilog. Ayan. Titingnan nyo po, ito po, mga binibenta po ito. Pero kung titingnan po ninyo, para siyang usual lang sa isang bahay na meron siyang landscape, no? Napaka-plain. Tingnan ninyo, napaka-plain. Pero binibenta po yan. For now, ang pong blue grass is nasa 80 per square meter. Yun yung kapag 1 meter by 1 meter, susukatin po kasi yan eh. Then kapag doon sa progress, it's about 100 per square meter. Pero yung po kasing bluegrass din kasi, matibay po doon sa init compared sa progress. But then, kung pag-usapan talaga ang katibayan, mas matibay itong carabao grass. Ang problema lang kasi sa carabao grass, medyo high maintenance kasi nga po, mabilis po yung pagtubo. Kaya most of the time, kahit na monthly, kailangan pong i-trim. So, yun lang naman. Okay? Kung gusto nyo pong mamili, no, dito lang po sa Calumpit, Bataan, kasabay na rin ang pagdali ninyo ng mga Bulacan. Bulacan. Ay, Calumpit, Bulacan. Ayan po pala. Sorry, Calumpit, Bulacan, kasabay na rin ang pagbili sa mga ornamental plants para sa landscaping. So, again po, no, Gaylord, your guardian buddy. Bye-bye.